sa inyong mga parokya. So ito ay ang wala rin po ay mayroon ba rin mother of God Council, mayroon ba rin ito? So anong parokya mo narito? Father Blanco, we have for 8 parishes. Ngayon, ang lahat po ang meron, more or less, ito tatlo, may apa. Basahin ko na po ano. Father of Good Council, we have 3 participants. Holy Family, so 1. Talento, St. Joseph of Worker, 3. St. Martin de Porres, 1. Holy Name of Jesus, 4. Ito po yung pinakamarami. St. Joseph of Patria, 3. Wala po ay Presbyterian and Our Lady of Prosperity. Ilan po? Our Lady of? Masal, sorry po pa. Ah, okay. So, ilan po? We have 15. May binibigay ba sa ayon sa kanila na prayer book? Wala? Ay, ibigay po pa. Anong prayer book? Hindi po, gagawin ang activity na ito sa pagbibigay sa paang sa pumupat ng pagbibigay sa pagbibigay sa prayer. At may prayer book na binibigay tayo? Galing saan? Galing po ng pagbibigay. Yung po ay inedigay sa atin sa Mother of the Council College. Bigyan po ang lahat ng mga... Sino may gawa? Yung district po? Dito lang natin sa local na atapang pari po dito sa district. Hindi ko lang po ang lahat maganda. Pero bigyan po sila after the commissioner. So parang siya na maging patuloy nila ng gabay, no? Yes. Ipang kilos. Sino sa inyong marunong hindi marunong mag-usalo? Sino ba? Mas wala ko namin. Pero para yung tatanong ko, kung may naman sa akin sa Bible na ang tanong dasal lang, hindi po kumabagay ko sa Korya, magbabagay ko, ay lang po sa nabasa ko. Sa Mateo 14, at sa 28, nabasa ko doon na bago pa manalangin, nanginim sa Ama, eh, pumasok ka sa kwarto, ipinig mo yung pintuan, bago ka manalangin, manalangin ka muna ng ganito. Yung Ama namin lang po, nabasa ko doon eh. Yung po nga ako, hindi, okay lang po yun. Lang po tayo. Kasi maganda rin yung magtatanong, no? Kaya nga, I'm asking a good question. So sa panalangin, kasi yung nagawa ng mga panalangin. Bahagi o yun, kasi yun po yung pagkakataon na kung saan ay ang binibigyan po ng pansin doon sa Mateo na yun ay ano, huwag pakita ang tao. Kasi po, bahagi nung nabanggit ng mga pagkakataon, lalo-lalo na po kapag ang kausap ay para sa iyo, ay sila ay takitang tao. Ibig sabihin, talaga yung pinapakita nila, kahit na mismo doon sa kasada. Kaya nung unang kasada, ngayon, sila ngayon, ang kanilang isang pinagatang ng Bible sa lahat, ay yung Wailing Wall of Jerusalem. No? Kasi yun yung dating templo ng Jerusalem. Doon sila nagdarasal. Noong una, kailan po sila nagdarasal noon sapagkat well, yung nasira kasi yung pinakatayo ng Jerusalem. E noong una, sila yung nakatayo na doon sa pausapang templo at sila yung pinapakita nila na sila yung nagdarasal. Pero yung sabi ni Jesus ay yun nga, no? Huwag kang pakitang tao sa iyong pananakin. Pero doon sa sinabi na ganito ka magdasal. Kasi tinuturuan ni Jesus yung kanyang mga alagad kasi sinabi ng kanyang mga alagad kay Jesus. Bigyan ko natin yung perspective no, noong panahon na yun na sabi ng mga alagad, Panginoon, kami ay turuan mo naman magdasal kasi yung mga alagad ni Juan Bautista, tinuturuan silang magdasal. So tinuruan ni Jesus ang dasal na pamanahin. But never na sinabi ni Jesus na bawal ang ibang panalangin. No? Bawal ang ibang panalangin. Hindi pwedeng sabihin ni Jesus ninyo yung ano lang, bawal ang ibang panalangin. Bakit? Kasi kahit na po yung mga Hudyo, ay mayroon na silang existing prayer beforehand. No? Bago pa dumating si Jesus, may mga existing prayer sila. So ang pinagbabawal lamang ni Jesus ay ang panalangin ng pakitang tao.
pero marami silang uri naman. Sa akin po, kumakonsip natin, meron tayong tinatawag na ang iba't-ibang uri ng panalangin. Yung isang pamamaraan na makita ko natin sa ama namin, ang tawag ko natin dyan ay formal prayer. Formal prayer, talaga, ama namin, sumasarayan ka. No? Ito yung mga panalangin na tinatanggap ng simbahan katolika. No? Ama namin, sumasampalataya, abadin ng Maria, no? Mahita ko natin yan na maging bahagi o yung nobena sa mga puso ni Jesus, yung nobena sa inanagaling sa klono. Meron tayong tiyatawag na informal prayer. Ito ang hindi nito na iba, extemporaneous. So, kumisa nasabi na ako, sige, manalangin tayo, mangulong ka. Ang mga protestante madali, magaling dito. Tayo, medyo nahihirapan tayo, maliban na lamang yung mga membro ng charismatic movements na Opus for Christ, El Shaddai. Nasasanay sila magdasal ng informal o extemporaneous. No? Sabi natin ang ama namin ng pagmahal, no? Narito kami ngayon sa iyong harapan, pagbalain mo kami, informal prayer yun. No? So, yun po yung bahagi yun ako sa IV. Meron din tayo tinatawag ng silent prayer. Manalangin ka lamang ng sarili mo. Meron pong tinatawag tayo ng vocal prayer. So, maging bahagi yun ng isang pagkilos na makita po natin. Sa ama namin, no, kung makakalusin po natin, kung pagbabasihan po natin yung ama namin, yung, well, bagamat hindi na ipinaliwanag doon, no, sinabi ng Jesus na ganito kayo, mga laki. Pero yung ama namin na yun, ay kung makakalusin po natin, is composed of apat na bahagi. Ano yung apat? Kalimitan sa panalangin. Ito yung kalimitan ng pattern natin sa pagdarasal. Ngayon, ama namin, sumasalangin ka sa bahay ng alam mo, mapasa atin ang kaya mo, sundin ang sundin ang sulupa. So, meron po natin natin na adoration, thanksgiving, and adoration. Giving adoration. Tapos, hindi ako ng silupa parang sa lahat. Bigyan kami ng aming kakanin sa araw-araw. Petition. Hingi. At patawarin kami sa aming mga kasalanan para na patawarin sa mga kasalanan sa amin. At huwag kami kay Tuso, bigyan kami sa lahat ng kasamaan yun. Ay, forgiveness. Kumisa po, makikita natin, itong apat na ito ay nandyan. Kung tawagin mga punong iba ay acts ng mga purpose of Christ. No? Adoration, contrition, thanksgiving, at saka supplication. Pero ito pong apat na ito, thanksgiving, adoration, petition, forgiveness. So, bahagi yun lang kung saan naman. Pero, sabi mo nga, ang Diyos does not restrict. Hindi tayo nire-restrict na ito lang yung pwede natin gawin. No? Bagamat yung maliwanag po na kung saan ay pupuntisin po natin yung ating yung Diyos ay isang Diyos na nagpapalaya. Bagamat may mga formal prayers po tayo, hindi naman sinasabi ng Diyos o ng simbahan na hindi naman pwede tayo gumawa ng informal prayer. So, kaya alam mo, nabanggit po yung usaryo kasi po ay naging bahagi na po ng ating pananampalataya yung pagdarasal ng Santo Usaryo. Ang tawag po nito ng iba nating mga kapatid ay sa history ng ating simbahan ay the
eyeball ng katulad. Kasi bakit? Nandun yung buhay ni Jesus. Ano? Nandun ang buhay ni Jesus. Ano? Sa tuwa, annunciation, visitation, birth. Ano? So nandun yung buhay ni Jesus kung simplang tingalin. Ay pa ibang bahagi na ng ating pag-unilay. Maging pagkataon na pwede natin pag-unan ng pansin para po makita natin yung kanyayan na ibinibigay sa ating pumagabal para tunay natin makilala ang ating Panginoon sa Kristo. So dito po 1995 bata, dinagdagan po ito ng luminous mystery of light. O mystery of light. Mystery of life. So, yun naman ay bahagi na kung saan ay parang magbaba. Ito naman yung kung tawagin natin yung mystery of life ay yung panahon na kung tawagin po natin ay yung ministry of Christ. Kasi yung pag-isip of Jesus Christ, simula ang kanyang ministry yun. So, kaya po, maging bahagi rin po na mahalaman din po natin yung pagdarasal sa ano sa akin. Isa, bahagi yun ang ating pag-alaman ng patutulong sa akin. Lalo-lalo na ho yung mga nagtatrabaho, no? Kung kayo ay nagbibiyahe, no? Ay makapagdasal din kayo ng Santo Rosario habang kayo ay maliban na lamang kapag kayo ang nagmamaneho, no? Baka naman kayo mabangga. So, yun, kung hindi lang po kayo nagmamaneho, ay bahagi ko lang po sa inyo ang patutulong sa akin. So, para yun po yung may babahagi ko po sa inyo para po sa araw na ito. No? Ulit-ulit, no? Para sa karapag ng ating kabanalan. Tutusin nga po yung integral. No? Mayroong panalangin, mayroong pagbabasa ng banal na salita, ng salita ng Diyos, ng sakripisyo, at ng kawang-kawa. O, good works. Yung good works, kasama na rin po rito yung temporal. Yung tawagin natin yung stewardship. Kung ikaw ay isang driver, magpakabuti kang maging driver. Kung ikaw ay isang manager, magpakabuti kang maging manager. Kung ikaw ay magandang na isang barangay captain, magpakabuti kang maging barangay captain. So, yun po yung bahagi rin po ng good works. So, maging steward sa daily life. Ito ang pangalaga ng daigdig. May tanong ba kayo? Sana kayong tanong? Sana kayong tanong? So, lahat tayo ay naglalakbay patungo sa at yun po yung isa isip natin. And we have to pray for one another. Pag-usap natin. At maaari din po na tayo ay magbigay din po ng paalala. Baka yung iba natin kapatid ay nakaka-demo. Sa maayos na pamamaraan. So, sama-sama tayong tumayo. Pag-alala po sa ating mga ang ating mga panalangin. Presensya natin ngayon sa pagtugon sa inyong panawagan bilang mga bahagi ng bayo ng Diyos. Alam na lang, pinagpunta na isang maliligod bilang play presence na huwing kuminan. Matulungan natin yung ating parokya. Ang bahagi. Hindi sa lahat ay may pakita natin na ito. Ito yung nais kong pakita bilang sa pagkasunod ng ating Panginoon sa Kristo bilang kanya iniligtas. Ayos po na kapit tayo mga ating sariling isang tunay na anak ng Diyos. Na
dalangin ang ating Panginoon, Jesus Christ. Sama-sama po tayo, tawag ang kamay. Awitin po natin ang panalangin hinuro sa atin ng ating Panginoon, Jesus Christ. Thank you.